Hinihingi ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya ay ang lira. Upan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoon'y dinggin, ang landas niya'y tahan. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaaya ay ang lira. Paninyo ang trumpeta, ipan na ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Escolastica, isang dalaga. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa Kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong yon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. "Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito.
Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, inagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoon, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tayo pong lahat, mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di na paratangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Mapalad ang pinagbigyang mahango sa kasalanan. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, we cry. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita na ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Pagkagising niya po kanina, ano ang unang lumabas sa inyong bibig? Anong salita ang una ninyong na nabigkas? Ha? Thank you. Salamat. Okay, mabuti naman kung gano'n, no? Kasi kailangan nating suriin mabuti kung ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Kasi nga, ang bibig, very powerful yan. Pwedeng ikasira ng tao o ikaayos ng buhay ng tao. Sa haba ng panahon na tayo po ay naka-face mask, diba, marami pa po, no? Naka-face mask. Pag lumalabas tayo, pag nakikipag-usap tayo, naka-face mask. Ngayon na lumuluwag na at sinasabing pwede nang magtanggal ng face mask, mas mabuti bang naka-face mask o okay na lang na habang buhay na lang nakabusal yung mga face mask na yan? Tingnan natin, no? Sa unang pagbasa sa kwento natin sa pagpapatuloy ng aklat ng Henesis, nagsalita ang Ahas. Ang kanyang salita na pinakinggan nitong babae ay ikipinahamak hindi lang nila, kundi ng buong sangkatauhan. Kasi magaling magsalita yung Ahas eh. Nakakapandaya. Para bang yung marunong mag-twist, no? Uy, totoo ba na sinabi? Yung parang may gatong, no? Totoo ba na sinabi na mamamatay kayo kapag pagkumain? Hindi totoo yan. Kaya tuloy, itong babae na inganyo, na curious, okay, kumain, at ibinigay pa doon sa lalaki. Sa Ebanghelyo, andi dito rin naman yung, no, mga pinagbilinan ni Jesus. Mayroong inilapit yung mga tao na ano, pipe at bingi. Ipinamanhik kay Jesus na pagalingin itong taong ito. At hindi naman sila binigo. Pero ang bilin ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang inyong, o ibalita kanino man ang inyong nasaksihan. Pero ang sabi din, habang sila ay pinagbabawalan, lalo naman nilang ipinamamalita itong. Etuloy, sabi, di na siya makapasok doon sa ibang mga lugar. Masaya sila na nakakita sila ng himala. Masaya sila na nakakita sila o nakaranas ng ganitong karanasan. Sabi nga, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig na ang mga bingi, nakakapagsalita na ang mga pipi. Maganda sana, no? Pero ang bilin, huwag nyo nang ibalita. Siguro, no, kung sa panahon noon, ilagay natin sa panahon ngayon, siguro nag-uunahan sila kasi gusto natin mag-viral. Siguro nag-viral na nga sa Jesus, ay hindi nakakabuti. Ngayon, ano ang lumalabas sa mga bibig natin? Barabang, minsan ka na nga lang magsalita, chismis pa ang lumabas. Minsan ka na nga lang magsalita, fake news pa ang lumabas. Deadly minsan yung ating mga, yung mga lumalabas sa bibig natin. Pag nanonood ka ng balita o kaya sa social media, palitan ng palitan ng mga sumbatan, palitan ng mga hindi magagandang salita. Mabuti pang maging pipi siguro, no? Kasi kung wala ka rin lang masasabing mabuti, mabuti pang wag mo nang tanggalin yung face mask na yan. Dati nga, face shield pa, di ba? Buong muka,
para pati mata wala kang makita. Kasi nakikita natin yung totoo, pero kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Ano na? Huwag na lang, patuloy na lang natin yung mga dila natin. Kasi po pwedeng ikapahamak ng iba o ikapahamak mo. Pero meron kasi tayong mga responsibilidad, no? Na kaya nga kailangan sinusuri ng mabuti ano ang lumalabas sa ating mga bibig. Pag minsan, pag nasa simbahan, Ama namin, sumasalangit ka, Aba, Ginoong Maria. Pag nasa labas na, alam mo ba, nabalitaan mo ba? Naku, sige, grabe naman pala siya, no? Nang husga na agad. Pero, Aba, Ginoong Maria, napupuno. Pero murahan naman tayo ng murahan. Minsan maganda yung intention mo, no? Pero hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Kaya bago ka magsalita, isip muna, ha? Huwag puro sarili ang unahin o ang isipin. Yun lang naman, no? Yun lang. Di naman sila binigo ni Jesus nang lumapit, pero yung utos ni Jesus, hindi nila pinakinggan. Kaya maraming napahamak tuloy o kaya marami pa pwedeng magtulungan pero hindi na nalapitan dahil nga naguunahan na ang lahat. Dahil sa mga kwento ng mga taong hindi na sinunod yung hiling ni Jesus. Sana no, sa atin din, sa inyo mga mag-asawa, tingnan nyo rin kung ano na ang lumalabas sa mga bibig po ninyo. Yung mga dating I love you, I miss you, ano na ba ngayon? Tanga, gago, ganun na ba ang lumalabas at sinasabi sa isa't isa? Kaya nasisira yung mga relasyon tuloy. Ano? Tuloy pa ba natin? Nawa po, no? Ang salita ni Jesus, ito ang nagbibigay ng buhay, nagpapanumbalik ng ating pandinig, ng ating mga pagsasalita, at nawa, pakinggan natin lagi si Jesus upang ang lumabas din sa ating bibig ay salita ni Jesus. Amen? Natunghayan natin sa Ebanghelyo sa Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kaluuban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami.
Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang lahat ng kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan at mga kaluluwa, inihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalaging sa Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosanna, Hosanna, sa kaitaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Jesus ay nariyan sa sagradong hostiyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa kanya ang ating kaligtasan. Nasa kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Scholastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, February 11, kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, atin pong alalahanin ang lahat po ng mga may sakit. Bukas,
5 a.m. ang ating pong prosesyon, Mahal na Birhen ng Lourdes. Ito po ang ating intention sa kagalingan at ng lahat ng mga. Meron po kayong makakilala na may sakit na kaya pang magpa, pumunta ng simbahan, idala niyo na para mapahiran natin ng banal na lang. Kasi yung mga may sakit lang, ha? Wala naman kayo pipila, wala naman kayong sakit, pila kayo ng pila. Puso na naman, no? Mga may sakit lang, ha? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Kaharian.